Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa mga tao, "Ako'y isang Hudyo, ipinanganak sa Tarso ng Cilicia, ngunit lumaki rito sa Jerusalem, at buong higpit na tinuruan sa kautusan ng ating mga ninuno. Tulad ninyong lahat, ako'y masugid na naglilingkod sa Diyos. Inusig ko at ipinapatay ang mga sumusunod sa daang ito. Ipinagapos ko at ipinabilanggo sila, lalaki't babae. Makapagpapatotoo tungkol dito ang pinakapunong saserdote at ang buong kapulungan ng matatanda. Binigyan pa nila ako ng mga sulat para sa mga Hudyo sa Damasco at pumunta ako roon upang dakpin ang mga tagasunod doon at dalhin dito sa Jerusalem upang parusahan. Magtatanghaling tapat noon at malapit na ako sa Damasco, biglang kumislap sa aking paligid ang isang matinding liwanag mula sa langit. Nasubasob ako sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa akin, 'Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig?' Ako'y sumagot, 'Sino po kayo, Panginoon?' 'Ako'y si Jesus na taga Nazareth na iyong pinag-uusig,' tugon niya. Nakita ng mga kasama ko ang liwanag, ngunit hindi nila narinig ang tinig ng nagsalita sa akin. At akin ding itinanong, 'Ano po ang gagawin ko, Panginoon?' Ang tugon sa akin, 'Tumindig ka at pumunta sa Damasco. Sasabihin sa iyo roon ang lahat ng dapat mong gawin.' Nabulag ako dahil sa kaningninga ng liwanag na iyon, kaya't ako'y inakay na lamang ng mga kasama ko papasok sa Damasco. May isang lalaki sa Damasco na ang pangalay Ananias. Siya'y taong may takot sa Diyos, tumutupad sa kautusan at iginagalang ng mga Hudyong naninirahan doon. Pinuntahan niya ako, tumayo sa tabi ko at sinabi sa akin, 'Kapatid na Saulo, makakakita ka na.' Noon din na nauli ang aking paningin at nakita ko siya. Sinabi pa niya, 'Hinirang ka ng Diyos ng ating mga ninuno upang mabatid mo ang kanyang kalooban, makita ang kanyang banal na lingkod, at marinig ang kanyang tinig, sapagkat ikaw ay magiging saksi niya upang patotohanan sa lahat ng tao ang iyong nakita at narinig. At ngayon, huwag ka nang mag-atubili. Tumindig ka, tumawag ka sa kanyang pangalan at magpabinyag, at magiging malinis ka sa iyong mga kasalanan.' Ang salita ng Diyos. Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral. Purihin ang Poon, dapat na purihin ang lahat ng bansa. Siya ay purihin ang lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ating dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, nagpakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumasampalataya at magpabinyag ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maaano dumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang kamay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kung meron pong magbubuod sa buhay ng banal ng Santatlo, ito po yung mga salitang communion and mission. Pagkakaisa sa pagmamahal at pagsusugo. Kung papaanong ang banal na Santatlo ay pamayanan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, at kung papaanong ang buhay ng banal na Santatlo ay buhay pagsusugo, isinugo ng Ama ang Anak, isinugo ng Ama at ng Anak ang Espiritu Santo, sinasalamin ito ng simbahan.
Kaya nga po ang tawag sa simbahan ay the icon of the Trinity. Nabubuhay ang simbahan ayon sa buhay ng banal na Santatlo, sa pagtulad sa buhay ng banal na Santatlo. Ang simbahan ay pamayanan din. Ang simbahan ay pamilya. Kaya nga ang bawat binyagan ay pumapasok sa pamilya ng banal na Santatlo. Kaya nga tuwing binibinyagan tayo, sinasabi sa atin, binibinyagan kita sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, tayo'y nagiging bahagi ng pamilya ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kung papaanong sinasalamin natin yung kanilang pagkakaisa sa pagmamahal, ang banal na Santatlo daw po ay tungkol sa pagmamahal. Sabi ni San Agustin, "The Father is the lover, the Son is the beloved, and the Holy Spirit is the love that they share." Pagkakaisa at pagbubuklod sa pagmamahal. Ang simbahan din, katulad ng banal na Santatlo, isinusugo. Bakit mayroong pagsusugo? Dahil yung pagmamahal ng Ama, Anak, at Espiritu Santo, hindi maramot. Yung pagmamahal na pinagsasaluhan ng banal na Santatlo, nag-uumapaw. Kaya isinusugo. Kung papaanong isinugo ng Ama ang Anak, at isinugo ng Ama at ng Anak ang Espiritu Santo, isinusugo din tayo. Ang kwento ng pagsusugo sa Ebanghelyo ay kwento din po nating lahat na mga tagasunod ni Jesus. Isinusugo tayo sa ating mga pamilya, sa ating mga pamayanan, sa ating mga hanap buhay, saan man po tayo naroroon, doon po tayo sinusugo. Iyon ang ating misyon. Kung babalikan po natin yung kwento sa Ebanghelyo, binigyan ng kapangyarihan yung mga alagad. At gano'n na lang po siguro yung pagkamangha ng mga alagad na nasaksihan nila silang mga payak. Dating wala namang kakayahan, hindi naman sila kinikilala ng mga ibang tao, pero dumalo yung kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan nila. Nakapagpagaling ng mga may sakit, nakapagpalayas ng masasamang espiritu. Kapag isinusugo po tayo ni Jesus, kumikilos ang Diyos sa pamamagitan natin. Bagamat payak lamang ang ating mga buhay, sabihin natin ay wala tayong ibubuga, pero kapag tinawag tayo ng Diyos, kikilos ang Diyos sa pamamagitan natin. Gagawin niya tayong daluyan ng kanyang biyaya, ng kanyang pag-ibig, ng kanyang habag. Noon pong si Pope Benedict XVI ay nahalal bilang Santo Papa, napakaganda po nung sinabi niya. Sabi niya, "I am consoled by the fact that the Lord is able to work and act with insufficient instruments." Insufficient instruments. Mga daluyan na minsan ay aandap-andap. Maraming pagkakataon sablay, maraming pagkakataon palpak, pero paulit-ulit na pinagkakatiwalaan ng Diyos, pinag-uubra ng awa ng Diyos. Dahil isinugo rin tayo ni Jesus, kumikilos din ng Diyos sa pamamagitan natin. Dumadaloy ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang habag, ang kanyang kabutihan sa ating lahat. Araw-araw, tuwing magtatapos po ang bawat Eucharistia, sinasabi ng pari, humayo kayo. Hindi lang po tayo basta pinauuwi, isinusugo po tayo. Isinusugo tayo ni Jesus saan man po tayo naroroon. Isinusugo tayo sa ating mga pamilya. Isinusugo tayo sa ating mga paaralan. Isinusugo tayo sa ating mga opisina, kung saan man po tayo kumikilos, nag-aaral, kung saan man tayo naghahanap buhay, doon po tayo isinusugo para isabuhay ang ating misyon. Huwag po tayong matatakot, sapagkat anuman pong kabutihan, anuman pong pagpapakita ng pag-ibig, pagpapahayag ng habag na gagawin natin, tandaan natin, daluyan lamang tayo
ng pag-ibig ng Diyos. Minsan sasabihin natin, mahirap magmahal, mahirap umunawa, mahirap magpatawad. Kapag ka dumarating na po yung punto na nahihirapan na tayo na magmahal, magpatawad, umunawa, kapag mahirap na yung misyon, pagkatiwalaan natin ang pag-ibig ng Diyos. Naalala ko po dun sa pelikulang Second Chance, nagkatampuhan po ng matindi si Basha at si Popoy. At ang paalala po kay Basha ng kanyang kaibigan, kung nahihirapan ka ng pagkatiwalaan siya, pagkatiwalaan mo ang pagmamahal mo sa kanya. Sa pananampalataya po natin, nung nahihirapan po tayong magmahal, magpatawad at magbigay, pagkatiwalaan po natin ang pag-ibig ng Diyos. Ito po ang salita ng Diyos, ang salita ng buhay. Through his love.